Magandang gabi po mga kaparokya ng Nuestra Senyora de la Asuncion. Ako po si Brother Alex. Ako po si Teacher Jovi. Ako po si Ka Alvin. At ito ang Usapang Asuncion, ang makalangit na huntahan ukol sa Patrona, Reyna, at Inang Bayang Bulacan. Ayan, Brother Alex and Kuya Alvin, kamusta naman kayo ngayong mga panahon na ito? Alam naman natin na ngayon ay patuloy na tumataas ang mga COVID cases na meron sa ating bansa. At dagdag pa nga natin dyan ang bagong Delta variant na, alam mo yun, lalong nagpapataas ng mga cases dahil mas nakakahawa ang variant na ito. Kaya nga dapat patuloy pa rin tayong mag-iingat, sumunod tayo sa mga safety protocols na ipinatutupad sa atin ng gobyerno. Kaya nga po sa mga katanungan at updates patungkol po sa ating mga misa ng pagdiriwang dito po sa ating simbahan, lagi pong tumutok sa ating mga official Facebook page. Lalo na po, paparating na po at papalapit na po ang ating pagdiriwang ng ating pistang bayan, kaya lagi po tayong tumutok sa ating pong mga updates. Brother Alex and Kuya Alvin, noong nakaraang linggo ay ibinahagi sa atin ng ating pinakamamahal na kura paroko, Reverend Father Javier Mercado Joaquin, ang kaugnayan ng Ascension o ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Hesukristo at ng Assumption o ang pagkakataon na iniakyat ang ating mahal na Birhen sa kalangitan. At binigyan din niya ng diin na si Maria ang naging pag-asa nating mga Kristiyano. Kaya binigyan niya pansin yung diin patungo sa kanyang Assumption, di ba? Kaya nga yung topic natin nung nakaraang Sabado o yung episode natin nung nakaraang Sabado ay pinamagatang Maria, Ina ng Pag-asa. Tinalakay din natin yung ugnayan ng Immaculada Conception o yung dogma ng Immaculada Conception sa dogma ng
Asunsyon ng Mahal na Birheng Maria. Pinakita ng ating mahal na kura paroko, pinaliwanag sa atin kung paano ba natin ito titingnan. Binanggit niya din yung dormisyon. At syempre, dito sa ating parokya, nasa ika-apat na taon na po tayo ng pagdiriwang natin ng Dormisyon de la Virgen Maria. Kaya nga po, lagi po tayong tumutok sa mga updates sa ating mga official Facebook page sapagkat sa ika-apat na taong ito ng ating pagdiriwang ng Dormisyon de la Virgen Maria, tayo po ay muling gaganap sa ating pong pagdiriwang na ito. Kaya po, ito ay talagang kapanapanabik sapagkat tinitingnan natin dito kung paano ang Mahal na Birheng Maria sa huling yugto ng kanyang buhay ay pag-asa pa rin ng kanyang pinanghawakan. Tulad nga ng binanggit sa atin ng ating kura paroko, si Maria ang ina ng pag-asa. Tama ka dyan, Brother Alex. Noong nakaraang linggo din, ay binigyan din ng ating pinakamamahal na kura paroko kung ano ba ang naitulong ng pagiging mababang loob at pagiging masunurin ng Mahal na Birheng Maria. At ngayong linggo nga ay itutuloy pa rin natin ang mga naging gampanin ng nakaraan sa ating makabagong simbahan. Tama ka doon, teacher. Kaya nga ngayong gabi, pagpapatuloy natin ang pagpapalalim sa ating pagkilala sa ating Mahal na Birheng Maria. Kaya naman, ang title natin para sa episode ngayong gabi ay Maria, Inang Mapag-aliw sa Mga Nagdadalamhati. Kaya nga excited na ako kung sino kaya makakahuntahan natin ngayong gabi. Pero bago yan, Kuya Alvin, kamustahin muna natin ang ating Game Master na si Kuya Paolo. Hello, Kuya Pao! Maraming salamat po, Brother Alex, Teacher Jovi at Kuya Alvin. Muli po, mga kaparokya, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa huling gabi na para sa ating tanong asunsyon. At ipinaalala ko po muli na manood at makinig ng mabuti upang tayo ay handa sa tanong asunsyon. Ihanda ang isipan, iangat ang kaalaman. Balik sa inyo, Brother Alex, Teacher Jovi at Kuya Alvin. Kaya Kuya Pao, stay put ka muna dyan. Sa ating mga kaparokya na nanonood sa ating ngayong gabi, siguraduhin nyo lamang po na kayo ay nakatutok sa ating official FB page, ang Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Senora de la Asunción. Talaga namang excited na ang lahat. Gayunpaman, kami po'y humihingi ng pasensya kung nagkaroon po ng kaunting aberya sa nagdaan po nating episode ng nakaraang Sabado. Pero tulad nga po na mga binanggit natin, lahat po ng ito ay talagang kapanapanabik sapagkat mas kikilalanin natin ang ating ina, Reina at Patrona, ang Mahal na Birheng Maria. At Kuya Alex, sa mga hindi nga po nakapanood ng ating mga nakaraang episode, maaari niyong balikan ang mga episodes na ito sa ating official FB page at maging sa ating official YouTube channel. Kaya huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa at tinatawagin ang mga kauntahan natin ngayong gabi. Ang ating makakapanayam ngayong gabi ay ang rektor ng Immaculate Conception Minor Seminary at siya po ay aktibong pari ng ating diocese at dito din po sa ating parokya siya po ay madalas maimbitahan sa ating mga pagdiriwang ng banal na misa. Mga kaparokya, buong kagalakan po namin ipinakikilala sa inyo ang ating guest for tonight, Reverend Father Jocelyn San Jose. Magandang gabi po, Father Jocelyn. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon ngayong gabi. Kamusta po kayo, Father? Buti naman po. Ayan. Si Father Jocelyn ang rektor ng atin pong Immaculate Conception Minor Seminary. At yun nga po, kami ay nagpapasalamat ang usapang asumsyon na napaunlakan niyo po ang amin pong imbitasyon para po sa isang panayam tungkol sa Mahal na Birheng Maria. Tama ka dyan, Brother Alex. Ngayon atin ang simulan ang ating mga tanungan para sa gabi ito. Father Jocelyn, Father, para po sa ating katanungan, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga kaparokya ang dahilan kung bakit tinagurian si Maria bilang mapag-ampon sa mga nagdadalamhati? Maraming mga taguri kay Maria, no? Sa maraming pagkakataon, makikita natin yung mga taguri sa kanya, depende. Minsan, kung saan siya nagpakita, gaya ng Mahal na Birhen ng Lourdes, Fatima, ganun kasi doon siya nagpakita. Minsan naman, yung tagpo sa kanyang buhay, kaya gaya ng Asunsyon, no? Immaculada Conception. Pero yung isa ay kung paano siya gustong makilala ng mga tao. At kasama ron yung mapag-ampon sa mga nagdadalamhati. Kasi nakita ng mga unang Kristiyano na si Maria ay tamang-tama doon sa ganung taguri. Bakit? Kasi siya isang nanay. Bawat isa sa atin may karanasan. Pagka tayo, nasusugatan, nung bata tayo, ang lagi nating
eh, bukang bibig eh, hindi naman tatay eh. Di ba, nanay? Tapos meron pa tayo, kahit nga matanda na, nanay ko po. Di ba? So nakita natin yung kahalagahan ng nanay sa atin at bata ay lumalapit kasi siya yung nag-aaliw sa atin. Di ba? Alam naman natin, wala naman na itutulong pag may sugat tayo, hihipan. Oh, masakit pa ba ika? Wala naman. Hindi naman nakagagamot yung ihip. Pero nakita mo, naaaliw tayo ron na merong comfort na ibinibigay sa atin yung ginagawa ng nanay. At yun yung nakita natin na ginagawa ni Maria sa bawat isa sa atin. Kasi anak niya tayo eh. Diba? Yung sinabi sa atin, yung Jesus sa paana ng krus, tinagubilin tayong lahat kay Maria. Kaya gustong sabihin sa atin kung si Maria nga naging comfort din doon sa kanyang anak na naghihirap sa krus, ganun din siya sa atin ngayon. Comfort natin siya kapag tayo nahihirapan. Maraming salamat po, Father, dun sa napaka-direktang kahulugan nung Mary, Mother of the Afflicted, no, Comforter of the Afflicted. So, Father, dun po sa binanggit ninyong karanasan, pinagdaanan ng Mahal na Birheng Maria bilang tagapag-aliw o mapag-aliw sa mga nagdadalamhati, tingnan po natin yung karanasan nung mga unang Kristiyano. No, paano po ba ito tinitingnan ng mga unang Kristiyano nung unang panahon? Yung panahon na kung saan nandun yung persecution. Yan. Paano po sila nakatagpo ng comfort sa Mahal na Birheng Maria? Lalahanin natin nung una, simula na namatay na si Jesus, tinagubili na ng Panginoon sa kay Maria yung lahat ng kanyang mga alagad, tutuusin yung buong simbahan. At dahil doon, kasama na ni Maria yung buong simbahan. Alam naman natin kung ano nangyari noon. Kung inusig si Jesus, pagkaraang mamatay ni Jesus, di naman natapos lahat doon. Inusig din yung lahat ng mga sumusunod sa kanya. Kung kaya't alam natin, nagtatago rin sila, nahihirapan sila. Siyempre, sino ba? Pag ikaw nagtatago, nahihirapan ka rin kumuha ng pagkain, nahihirapan kang kumuha ng matutuluyan mo kasi walang magpatuloy, lahat takot, baka madamay. No? So yung lahat ng yon, yung hirap silang gumalaw, naroon si Maria, kaisa nila. Na alam natin, gusto sabihin, hindi man ako makabawas doon sa sakit na nararamdaman niyo, gusto ko ipaaram sa inyo, hindi ko kayo iiwan, kasama niyo ako. Naroon si Maria para maging kalakbay natin at yun ay isang malaking ginhawa sa sino man na alam niya meron siyang kasama. No? So, ganoon ang ginawa ni Maria. Hindi naman siya yung magtuturo sa atin, pero kung ano yung pagmamahal na ipinakita niya sa kanyang anak, tiniyak niya na yun din yung kanyang ipinadama dun sa lahat ng mga alagad na kasama niya, yung mga unang Kristiyano. Kaya naalala ko nga po, Father, yung binanggit ng Yumaong Mons Venko. Sabi po ng Mons Venko na sa simbahang naglalakbay, yung mga unang Kristiyano, nandun sa gitna ang Mahal na Birheng Maria. Hindi man siya yung nagsasalita, pero yung kanyang presensya nagbibigay ng tatag doon sa mga inuusig. Kaya siguro po nabuo din po yung panalangin na ano po eh, yung sa yung pagkakandili, yung subtong presidium po ba? Tama po ba yun? Salitang Latin, no? Doon talaga, yun yung isa na talaga sasabihin natin, napakahalaga na yung panalangin na yan, isa sa pinakamatandang panalangin na nakaukol sa Mahal na Birhen. No? Ikatlo, ikaapat na siglo, naroon na yung panalangin na yon. Kung tutuusin, bahagi yun ng Orasyo Imperata natin ngayon, yung sa bandang huli. No? Nakalagay doon sa yung pagkandili, no? Na huwag tayong biguin, sipayuin sa ating pagdalangin. Gustong sabihin sa atin na pag tayo lumapit sa kanya, alam natin hindi naman niya tayo bibiguin eh. Gagawa ng paraan ng isang ina para sa kabutihan ng kanyang anak, no? Kaya yun din yung pinakikita sa atin nung panalangin na yon, na gustong ipakita yung hindi yun tungkol lang sa kay Maria kundi sa atin. Paano natin siya tinitingnan? Gano'ng kalaki yung tiwala natin na kapag kay Maria tayo lumapit, kahit hindi naman siya yung talagang nanay natin, eh hindi rin niya tayo pababayaan. No?
So, gusto nating ipakita na talagang kinikilala natin si Maria, hindi lamang bilang bilang ina ng Panginoon, kundi ina ng bawat isa sa atin. Kung nung nakaraang Sabado, tiningnan natin ang mahal na Birheng Maria bilang ina ng pag-asa, ngayon ay parang continuation, no? Talagang ang mahal na Birheng Maria ang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa ating mga pinagdaraanan sa buhay mula pa lamang dun sa karanasan ng mga sinaunang Kristiyano hanggang sa nararanasan natin ngayong pandemic. Kumbaga siya yung nagiging takbuhan natin eh. Kumbaga lahat ang hinanain natin sa kanya natin, kumbaga hinihingan natin ang panalangin natin sa kanya. Para mas lalo bagang feeling natin pag regresal kasi tayo kay Mama Mary, dinidirekta niya kagad sa anak kasi alam naman natin ang anak, hindi mo matitiis yung nanay. Tama ka dyan, Kuya Alvin. Alam mo, Father Jocelyn, kung babalikan po natin yung ilan sa mga ginawa nating documentary sa mga mananampalataya dito sa Bayan ng Bulacan, marami sa kanilang mga kabataan na nagbahagi na yung iba namatay na yung nanay, yung iba may magulang pero nasa abroad po. At kaya sila tumatagal sa paglilingkod kasi dito nila natatagpuan. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, dito nila nararamdaman ang pagkalinga ng isang ina. Father Mendez, tanong na po, sa panahon ito ng pandemya, ano po ang naging gampanan ng simbahan sa mga naghihirap? Paano po tayo magiging katulad ni Maria bilang tagapag-aliw sa mga nagdadalamhati sa panahon ito? Nabanggit natin kanina yung ano yung pagtingin ng mga Kristiyano kay Maria, no? Sabi natin, hindi man siya yung tuwirang nangangaral, pero naroon siya. Alam nyo, yun kasi yung isang mahirap ngayon sa pandemya eh. Dahil lahat tayo, takot din namang mahawa. No? Kayo ba hindi? No? Ibig sabihin, lahat tayo meron din namang ganong pangamba. Kaya nangyayari ngayon, kapag ka merong nagkaroon, di natin malapitan. No? Kaya lang, ano eh, yun yung isa sa mga nagiging kulang natin. Yung isang ina kasi, kung gusto natin talaga tumulad kay Maria, yung isang ina, yung pusong ina, mapamaraan yan para sa anak, no? Gagawa siya ng paraan, di ba? Kahit nga wala ng pera, mangungutang para lang mapagamot yung anak. So sana ganun din tayo. Ganun tayo ng puso na kagaya ng kay Maria. Pusong ina, gagawa ng lahat para lang sa kabutihan ng kapwa. Halimbawa, mayroong nagkasakit. Oo, hindi natin siya pwedeng lapitan. Hindi natin pwedeng samahan. Pero pwede natin maipadama yung pagsama natin. Mayroon kaya kinukumusta, kahit naman sa text, pwede naman video call. Bagamat yung internet may virus, pero hindi naman dumadaan doon yung COVID eh. Diba? So pwede tayo lumapit doon, pwede natin gamitin yon. Kaya magpadala rin tayo ng tulong, no? Yun yung mga ganon. Saka huwag nating i-smallin yung panalangin. Kasi minsan, sinasabi natin lagi, dasal lang yung kaya ko ibigay. Ba't nilalang natin yun? Eh, yun nga lang rin yung binigay sa atin ni Maria dati eh. Diba? Pero nakita natin kung gano'ng kalaki yung nagawa noon para sa mga unang Kristiyano. Kasi kung hindi, tatagal ba tayo hanggang ngayon? No? 2,000 taon, natutuloy-tuloy pa rin yung Kristiyano, yung mga Kristiyano. Kasi dahil sa tulong yun ng mahal na Birhen, ganun ka makapangyarihan yung panalangin. Kaya hindi natin po pwedeng baliwalain. Kaya nga po, kahit gaano kalaki o kaliit ang ating ginagawa, katulad ng sinabi ni Santa Teresita, basta't ito'y may kalakip na pagmamahal, malaki ang magiging impact nito. Tama po ba, Father? Tama yun, no? Sagay pa natin yung sa pondo ng Pinoy, di ba? Ano mga magaling, kahit maliit, basta malimit, patungo ng langit yan, no? Yung mahalaga yan. Maganda makita po natin yung lahat ng yan, isang malaking bagay na itinuturo sa atin ng ating pananampalataya. Ganun din naman yung ginawa ni Maria. Wala siyang ginawang malaking bagay, no? Makita natin yung lahat ng mga bahagi na ginawa niya sa Ebanghelyo. Walang malaking bagay doon. Mahalaga yung maliit na yon, may malaking nakapagpabago sa buhay ng kanyang kapwa-tao. Tama. Father, kung kanina po binabanggit niyo yung ano ba yung mensahe niyo sa mga kapwa natin, laiko, sa mga parokyano natin tungkol sa kung paano sila magiging katulad ng mahal na Birheng Maria sa panahon ng pandemya, maaari niyo buong Father, bigyan din ng mensahe yung mga tao na sa kasalukuyan ay dumaranas ng sakit o meron isa sa pamilya nila ang tinamaan ng sakit ng COVID-19?
mga kapatid, no, kung kayo yung dumanas ng karamdaman, nahihirapan ngayon, at kung kayo man po yung merong isang mahal sa buhay na nahihirapan ngayon, ang paanyaya ko po sa inyo, lumapit po kayo kay Maria, no? Marahil sasabihin natin, hindi siya yung manggagamot. Pero alahanin natin yung anak niya manggagamot, no? At dahil doon, gagawa siya ng paraan para mailapit tayo sa kanyang anak, no? Kasi kung anak tayo, naniniwala tayo, anak tayong lahat ni Maria dahil pinagbibiling tayong kanyang anak, lalapit niya tayo sa kapatid natin, no? Hindi niya yun tatanggalin, no? Titiyakin niya na yun ay maibibigay niya sa atin. At yung kanyang pagkalinga na kayang gawin, di man siya yung nagagamot, pero siya yung mag-aalaga sa atin. At titiyakin niya yun kasi mahal niya tayo. Di po? Yun po ang tatandaan natin. Mahal tayo ng mahal na Birheng Maria, no? Kuya Alvin, Teacher Jovi, no? Kaya tayo, pag tayo ay nakararanas ng ganitong mga hirap sa buhay, itong mga bagay na ito na ating pinagdaraanan, lagi nating iisipin, lagi nating tatandaan, may isang inang nandyan para sa ating lahat, no? Parang sa kanta yung galit, may isang inang nagmamahal sa ating tunay, no? Talagang nagmamahal, nagmamatsyag sa atin ang mahal na Birheng Maria. Kaya naman, Father, maraming salamat po sa napakagandang bagay po, napakagandang mensaheng itinuro niyo po sa amin sa gabi pong ito. Ngayon, Father, baka po meron po kayong naisabihin sa atin pong mga viewers, imbitasyon po mula po sa Minor Seminary, mga palatuntunan po ng seminaryo. Ayan po, excited po marinig kayo ng mga, baka po may mga magpapari sa ating mga viewers at ito po ang pagkakataon para po maimbitahan po sila. Maraming salamat po, una sa pagkakataon na ako'y maging bahagi ng inyong palatuntunan. Ikalawa po ay paanyaya po sa lahat para po sa pagtugon din po sa tawag ng Panginoon. No, kayo po mga taga-parokya ng Nuestra Señora de la Asunción, ako po naman ay nandun din sa seminaryo na nasa ilalim din ang pangangalaga ng Mahal na Birhen kasi ang pangalan po nun ay Immaculada Concepcion, eh, no? Kaya po, hindi rin po kayo mawawala ng pagkalinga ng isang ina, no? Naroon po doon sa seminaryo, alahanin po natin ang tawag din po sa kay Maria ay ina ng mga pari, no? Kaya po, inaanyayahan ko po yung lahat na makiisa po doon sa tawag na yun ng Panginoon. Alam nyo, lagi ko po sinasabi sa marami, yung pari, hindi po kami dadami kapag hindi kami nag-anyaya, no? Eh, pagka kami nag-anak, magagalit naman kayo. Paano kami dadami, no? So, kinakailangan po naming maging masipag sa pag-anyaya sa inyo. At sana po ay tubunin din natin yung tawag na ito ng Panginoon. Titiyakin ko po sa inyo, kung kayo man po sa pagtugon na ito sa tawag ng Panginoon, nahihirapan, nariyan po si Maria. Kanina pinag-uusapan natin, siya yung aaliw sa atin at papaalala niya sa atin mas mahirap yung pinagdaanan ng kanyang anak. At yung lahat ng ito, kapag ating iniaalay din sa Panginoon, pinakikiisa natin sa ginawang paghihirap ni Jesus, pinagiging daan din ng kaligtasan ng sanlibutan. So yun po, no? So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Father, sa napakagandang mensahe ng pag-anyaya po para po sa ating mga kaparokya. At tandaan natin, ang mahal na Birheng Maria ay laging nariyan. At tayong lahat ay may inang nagmamatsyag, nagkakalinga at nagmamahal para sa ating lahat. At syempre, excited ang lahat para po sa ating bagong segment ngayong gabing ito. Ang Tanungang Asunsyon, kamustahin po natin ang ating pong kasama, Kuya Paolo. Hello! Maraming salamat po, Brother Alex, Teacher Jovi, at Kuya Alvin. Muli po mga kaparokya, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Kuya Paolo, at ito ang Tanuang Asunsyon. Ihanda ang isipan, iangat ang kaalaman.
Muli po mga kaparokya, babanggitin ko po ang ating mechanics para sa ating tanong asunsyon. Mayroong tatlong katanungan kada episode at ang bawat tanong ay mayroong apat na choices. Kapag po na-flash na po ang ating mga choices sa ating screen, ay maaari na po tayong mag-comment ng ating mga sagot. At ipinaalala ko po muli mga kaparokya ang format po para po sa ating kasagutan, letter ng sagot, ang pinakamismong sagot at ating hashtag VivaAsuncion2021. Halimbawa mga kaparokya, ang tamang sagot ay Pintakasi. Ang i-comment po natin ay ang letter. Halimbawa po ay letter A, ang pinakamismong sagot bilang Pintakasi at ang ating hashtag VivaAsuncion2021. Alam kong handa na kayo mga kaparokya at excited na kayo para sa ating tanungan ngayong gabi. Tara at simulan na natin. Para sa ating unang katanungan, anong sinaunang panalangin na alay sa Birheng Maria ang nabanggit sa talakayan kani-kanina lamang? Letter A, Ave Stella Maris. Letter B, Salve Regina. Letter C, Subtuum Presidium. At letter D, Pater Noster. Ihanda ang isipan, iangat ang kaalaman. 5, 4, 3, 2, and 1. At ang tamang sagot ay letter C, Subtuum Presidium. Congratulations po sa winner para sa ating unang tanong. Hintayin lamang ang message ng aming page upang malaman nyo kung paano nyo po ma-receive ang aming mga papremyo. Para sa ating ikalawang katanungan, saang seminaryong tumatayong rektor si Father Jocelyn San Jose na siyang ating guest sa gabing ito? Letter A, Holy Apostles Senior Seminary. Letter B, Immaculate Conception Minor Seminary. Letter C, San Pablo Seminary. At letter D, San Carlos Seminary. Ihanda ang isipan, iangat ang kaalaman. 5, 4, 3, 2, and 1. At ang tamang sagot ay letter B, Immaculate Conception Minor Seminary. Muli po, congratulations po sa ating winner para sa ating ikalawang katanungan. Hintayin lamang ang message ng aming page upang malaman nyo kung paano nyo po ma-receive ang aming mga papremyo. Para sa ating ikatlong katanungan, ano ang tema ng episode para sa gabing ito? Letter A, Ina na mapag-aliw sa mga nagadalamhati. Letter B, Ina ng Awa. Letter C, Ina ng mga pamilya. At letter D, Ina ng mga pari. Ihanda ang isipan, iangat ang kaalaman. 5, 4, 3, 2, and 1. At ang tamang sagot ay letter A, Ina na mapag-aliw sa mga nagdadalamhati. Muli po, congratulations po para sa ating winner sa ating ikatlong katanungan. Mangyaring hintayin lamang po ang message ng aming page upang malaman po ninyo kung paano nyo po ma-receive ang inyong mga papremyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at pakikipagtagisan ng talino sa ating tanong asunsyon ngayong gabi. Ako po si Kuya Paolo na nag-iiwan ng mga katagang walang saysay ang karunungan kung hindi gagamitin sa kabutihan. Balik sa inyo, Teacher Zovi, Brother Alex, at Kuya Alvin. Maraming salamat, Kuya Paolo, at congratulations sa ating mga winners ngayong gabi. Tulad nga po ng imbitasyon sa atin ni Father Joseline, ang lahat po ng may bukasyon sa pagpapari ay iniimbitahan sa Immaculate Conception Minor Seminary. At tuklasin po natin ang kaloob na bukasyon sa atin ng may kapal. Gayun din po, tumutok po tayo sa kanilang Facebook page para aware tayo at updated sa kanilang mga palatuntunan. At dyan po, natatapos ang episode natin ngayong gabi. Mga kaparokya, patuloy po namin kayong iniimbitahan na tumutok at makiisa sa mga darating pang mga programa para sa ating Peace ng Bayan 2021. At patuloy po nating suportahan ang ating Hermanidad at ang Kupradya sa pagpapalaganap sa debosyon sa ating mahal na ina. At isa rin din pong paanyaya na kahapon po ay sinimula na ang nobenaryo sa mahal na ina. Ito po ay sa ganap na ikaapat ng hapon na susundan ng Balal na Misa. Suportahan din po natin ang programa at proyekto ng ating kofradya, ang Luz Digia. Ang inyo pong donasyon na 100 piso para po sa mga kandilang idodonate dito sa ating parokya ay may malaking maiaambag para po sa ating dambana. Ang 100 pisong donasyon para sa kandila, ilalakipan po natin ng mga panalangin
na iaalay po natin sa pagdiriwang natin ng Dormisyon de la Virgen Maria sa 14 ng Agosto at sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit sa Mahal na Birheng Maria. Gayun din po, tayo po ay nasa ika-apat na taon na ng pagdiriwang ng ating Dormisyon de la Virgen Maria. Kaya po iniimbitahan po namin ang lahat na makiisa sa pagdiriwang pong ito at sulyapan natin ano ang mga naging kaganapan sa mga huling yugto ng Mahal na Birheng Maria bago siya iniakyat sa kalangitan, katawan at kaluluwa. Ang ating pong palatuntunan ay sa 14 ng Agosto, sa 4 ng hapon ang nobenaryo, 5 ng hapon ang misa, at ang 6 ng gabi ang rito sa pagdiriwang ng Dormisyon de la Virgen Maria. Tama ka dyan, Brother Alex, para naman po sa kaalaman ng lahat, ang misa sa darating na kapistahan ay ang mga sumusunod. Alas 5, alas 6:30, alas 8 at alas 10 ng umaga. Para sa hapon naman po, magkakaroon tayo ng misa sa ganap na 4 ng hapon. Magkakaroon din po tayo ng Rosario Cantada sa 5 ng hapon. At syempre po, ang ating Concelebrated Mass sa ganap na 6 ng gabi. Ito ay sa pangunguna ng ating obispo, ang ating pinakamamahal na si Bishop Dennis Villarojo. At sa araw din po ng kapistahan, tayo ay magsasagawa ng prosesyon matapos ang banal na misa sa ganap na 6 at kalahati ng umaga, nang susundan ng sayaw parangal sa Mahal na Ina at susundan ng motorcade na kusa ni ikot ito sa buong bayan ng Bulacan. Sa hapon naman po matapos ang misa konselebrata ng pangungunahan ng ating minamahal na obispo ay magkakaroon po tayo ng prosesyon solemne sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria. Matapos po ang prosesyon, ito po ay susundan ng fireworks display na kaloob sa atin ng ating hermanidad para sa taong ito. Kaya muli, magkita-kita po tayo sa darating na kapistahan na Mahal na Ina, ang Birheng Inakyat sa Langit. Iniimbitahan din po ang lahat na tumutok sa mga bagong announcement mula sa ating mga local government units. At para po sa mga hindi makakapunta dito sa ating simbahan para makiisa sa pagdiriwang ng ating Pista 2021, maaari po kayong tumutok sa ating official FB page, ang Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de la Asunción. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Teacher Jovi. Ako po si Kuya Alvin. At ako po si Brother Alex na nagsasabi sa inyo mga kaparokya, 8 na lang po at Pistang Bayan 2021 na. Huwag po natin kalilimutang i-like, i-follow at i-share ang lahat ng content ng ating pong mga official Facebook account at mag-subscribe din po tayo sa ating YouTube account at i-click ang notification bell. Nais po naming ipaabot ang aming mga pasasalamat sa mga taong nakiisa at sumuporta sa ating Usapang Asunsyon sa pangunguna ng ating Cura Paroko Reverend Father Javier Mercado Joaquin, ang ating Execom sa pangunguna ni Kapatid Nona Felizardo, ang ating Cofradía de Nuestra Señora de la Asunsyon sa pangunguna ni Kapatid Marilyn Tapang, ang ating Shrine Ministry sa pangunguna ni Kapatid Jason Villafuerte, at ang ating SOCOM sa pangunguna ni Kapatid Brian Martin. At syempre, pasalamatan din natin ang hermanidad ngayong taon na si Sister Mary Ann at Sister Milagros. Pasalamatan din po natin ang lahat ng mga SPPC, kabataan, lahat ng mga ministry, komisyon at lahat ng mga kilusan na silang talagang supportive sa ating pagdiriwang na ito ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa Mahal na Birheng Maria. Maraming salamat po mga kaparokya. Ito ang Usapang Asunsyon, ang makalangit na untahan ukol sa Patrona, Reina, at Inang Bayan Bulacan, Nuestra Señora de la Asunsyon. Viva Asunsyon!